So hello, what's up sa inyo guys, and today is February 17. Ito na nga pala ang pinaka last na rehearsal namin. At first time nga rin pala namin sasali dito sa Thanksgiving party ng kumpanya namin. Nayari na rin pala namin yung mga gagamit naming props. Ito nga pala yung mga riser at ang backdrop na may sariling buhay. Ipapakilala ko nga rin pala sa inyo na si Edgar Alan ng Pulilan. Ito nga rin pala yung ginamit namin sound system nung kami ay nagpa-practice. Ito nga pala yung JBL na pagkalaki-laki at mixer na napakaganda. So, shoutout nga pala sa Sir Siber. Tinetesting na nga pala natin yung bass na gagamitin natin para sa ating performance. Nilalagyan na nga rin pala ang abubot ang gagamitin kong jacket para sa ating performance. At kung nagtataka kayo, lagi ako ang nasa front ng camera dahil syempre ako may-ari ng camera. I-refer nga pala ni Pops Darren na kung gagamitin naming backdrop, pero nagulat siya nung nakita niya yung camera. Ito nga rin pala yung UFO. Este yung pinakamalaking diamond na gagamitin naming props. At meron kami nakitang tuhog-tuhog at sabi ko nga sa kanila mag-timelapse challenge tayo, pero ito ang nangyari. Lahat nga pala kami dyan ay gutom na gutom, kaya lahat ay nagsipagbunta para tumuh. At sa puntong to, pinaplansya na ng mabuti ang practice. Siyempre, kailangan natin maperfecto sa darating na performance. Nakauwi na nga rin pala kami sa wakas dito sa Don. Siyempre, kailangan natin mag-update. At kailangan na rin pala natin mag-merenda. Ito nga pala yung merenda nating lomi na inuwi na lang natin para dito na lang kainin sa dorm. Siyempre, hapunan na. Kailangan natin maghapunan. Dito lang tayo sa Bugok Silugan. Dito lang sa malapit sa planta. Kaya dito na lang din namin napili ni paring Mike kumain ngayong gabi. Ito nga pala yung bubungad sa iyo pagpasok mo dito sa Bugok Silugan. Meron nga pala dito mga lalagyan ng sticker, kaya naisipan namin digitan ng sticker ko. At ito nga pala yung pinakamenu ng Bugok Silugan. Ang ordering nga pala ni paring Mike ay pork silog. At syempre akin naman ay liempo silog na nagkakalaga ng 98 pesos. At unlimited fried rice and gravy and soup. Ito nga pala yung itsura ng in-order ng Mike na pork silog. At syempre hindi papatalo yung akin na liempo silog na medyo may kalakihan na syempre. At syempre kainin na natin dahil gutom na ako. At sasunan natin sa gravy na may kasamang fried rice. At ito, tinutok pa nga sa camera at isubo. At hindi namin namamalayan na habang nagkikintuhan, napaubos na pala ang aming rice. Kaya ito, umorder agad na tig dalawang rice. Yari na nga pala kami kumain at maglalakad-lakad na. At dito, suggest ko lang kay Master Bugok na palitan ng kanilang sliding door dahil sobrang hirap nito buksan. Nakauwi na nga pala kami ng dorm nito. Siyempre, medyo malapit-lapit lang ang Bugok Silugan, kaya madali lang tayong nakauwi ng dorm. At ito na nga ang araw na pinakahihintay-hintay natin. Medyo maaga tayo nagising. Alas 3 ng madaling araw at gisingin na natin ang mga kasama natin sa dorm. Kaya ayan, kinigisingin na natin pati si Sir Mario na at si Philip. Sa puntong to, yari na kami lahat maligo at nagbibihis na lang. At pupunta na rin pala tayo ng parking area dahil ang call time natin sa parking area ay 5 a.m. At habang nandito tayo sa parking lot, kailangan natin mag-video-video dahil sa biyahe ay matutulog lang tayo. At sa wakas, nandito na tayo sa ating destinasyon na medyo matagal-tagal ng biyahe at safe na safe pa rin ang nakarating. Si Sir Mario nga pala ay pinapractice ang kanyang entrada mamaya habang tuwang-tuwa ang nakapaligid sa kanya. At syempre, ang unang-unang bibisitahin natin pag nakarating sa destinasyon ay ang sungkaan, ang CR. Syempre, titingnan din natin ang mukha nating haggard sa biyahe. Yan, yun.
Bumalik na rin pala kami agad sa parking lot dahil baka tayo'y ma-sermonan ni Master Rodel. Namimigay nga pala ng pera dito Sir Jomar. Este, nagsusulat ng fake. Siyempre, baka tayo makasawan sa ating gagamitin na props. At dumating na nga iba nating tropa dyan. Kaya yan, bodybomb muna. At ito pang isa, boo. Shoutout nga rin pala dito sa awarde natin Sir Dennis at si Sir Arden na galing pang planning department. At yan, nagsama-sama nga kami dito para maghanap ng medyo mamahalig pagkain na nagugutom na rin tayo. Kaya naghahanap tayo ng medyo social na pagkakainan. Pero bago ang lahat, ito nga pala ang mga kasama sa Batang Gapo. At ayan na nga, at nakapamili na nga tayo ng ating bibilin. Medyo social nga pala itong ating pinagkakainan dahil nga social ang ating kasuotan. Ang in-order ko nga pala dito ay isang sisig at isang rice lamang dahil baka hindi na magkasya ang ating long sleeve sa atin pagkayari kumain. One eternity later. At sa puntong ito, tinawag na nga kami para mag-practice ng blockings dun sa stage talaga. Sa puntong ito, habang may diniscuss si Sir Siber, medyo kinakabahan kami at sobrang excited na para makapag-perform na sa stage. At yan, papunta na tayo sa backstage at pumapalakpak ng Sir Siber dahil kayang-kaya natin to. At ganito rin nga pala kami kagulo sa backstage siya na kitang-kita nyo naman sobrang sasaya at sobrang excited lahat. At sa puntong ito, naglalakad na tayo sa backstage at palabas na rin yung mga ibang nag-perform para mag-practice din. So yan. Nayari na nga kami doon sa blockings na ginawa namin. At nakatikim kami ng matinding sermon mula dito kay Master Rodel. Este, kay Sir Rodel. Hindi nyo alam sinong dito. At pumapalakpak pa rin tayo kahit nakatikim tayo ng matinding sermon. Pipila na nga tayo para makapasok sa loob dahil medyo mahaba ang pila. Kailangan natin agad pumasok sa loob dahil napakainit sa labas. At papasok na nga tayo dito sa loob at nakita niya naman sobrang daming nakapila at medyo nagkakatulungan dito sa ating entrada. Kaya ako ito, chill lang habang naglalakad, naghahanap tayo ng table kung saan ang mga tropa, parang bulag lang. At ito na nga, nakaupo na nga tayo dito sa ating kinakaupuan at ito ang ating mga kasama. Papakitaan daw tayo ni Papi Dave kung paano uminom ang mayaman. At syempre kung paano uminom ang mahirap. Medyo ginagalaw-galaw natin ang ating katawan dito para magpagutom tayo. At meron din nga pala ditong libreng snacks and drinks. At ito, nakapila tayo ngayon dito sa milk tihan. So libre nga lang pala ito kaya nakapila kami. Pero kung dito libre, hindi kami pipila dito. At meron din nga pala ditong libreng kape at mobile barista coffee bar. At meron din nga pala ditong potato corner na hindi pa nag-ooperate. Kaya tingnan ko na lang tong popcorn na lang dito. At pagkaya rin natin magmerenda, medyo magagalaw tayo para may paglagay ng ating kakainin na lunch. At ito na nga, nakapila na tayo para kumain ng lunch. Medyo konti lang ang ating kakainin dahil nga di pa tayo nakapag-perform, baka tayo masok sa stage. At na dito na nga tayo, nakakuha na ng plato. Medyo mag-iwas tayo sa kanin ngayon at ang kakainin natin ay pasta, parang fish tuna, parang kaldereta, at parang kwek-kwek. Siyempre, dapat lagyan ng sosya. At kumuha na rin tayong beefsteak. Kumuha nga rin pala tayo ng salad dito para may mapatanggal tayo ng umay. One eternity later.
Nandito nga pala tayo ulit sa backstage dahil tayo na ang susunod na mag-perform kaya nag-aayos tayo. At syempre shoutout nga rin pala dito kay Sir Marvin na sumama sa atin. At pinapasok na nga namin yung riser dito. At dito naman gigil na gigil si Darren sa pagbuhat ng riser. Thank you.
Hollywood Boulevard case. May I present to you the one and only me. They won't leave in the night. I don't see them.
Yeah.